Magandang umaga mga kapatid. Ito tayo po magpatuloy po sa ating pag-aaral sa ikalawang bahagi ng pangalang kabanata dito po sa aklat po ni Pablo sa mga taga-Roma. Sa aking palagay, dito po tayo nagtapos noong nakaraang linggo at dito po tayo magsisimula ngayon sa umaga po ito. So yung mga Gentil at ang mga Hudyo, meron silang pagkakaiba noon ng panahon. Yung mga Hudyo, meron silang nakasulat na kautusan. At ang mga Gentiles, wala silang nakasulat na kautusan, yung nakita natin. So dahil ang Panginoon, sinasabi niya, wala siyang kinikilingan, guys. Tayo katulad sa mga bagay na ating ginawa sa kanyang harapan. So ito po sinasabi ni Pablo sa kabanatang ito, sa talatang ito, guys. For as many as have sinned without law, will also perish without law. And as many as have sinned in the law, will be judged by the law. Yung po salitang law, sinasabi nito, ito yung may kaugunayan sa kautusan ni Moises. Yung kautusan na taglay ng mga Hudyo. Ito ang binigay ng Diyos sa kanila na kanilang sundin. Pero yung mga Gentiles, wala silang nakasulat na kautusan. Wala silang nakasulat na kautusan. Ang kautusan nito, marahil ito ay nanggaling sa kanilang mga ninuno. Kasi rin natin, yung mga ninuno, sina Noah, etc. Sila nagkaroon siya ng tatlong anak. At marahil yung isang anak ni Noah, yun ang pinanggalingan ng mga Hudyo. At yung ibang anak ni Noah ay pinanggalingan ng ibang mga lahi. So ito mong lahi na nagaling kay Shem na pinanggalingan ng bansang Israel, sila binigyan ng kautusan ni Moises. Yung karamihan ng mga tao na tinawag na Gentiles, ala sila nakasulat na kautusan. Pero meron silang kautusan, tandaan natin yun. Dahil makikita natin sa Genesis chapter 1, kung wala silang kautusan, hindi sila maaaring magkasana. Pero ang ilang kautusan ay naiba sa mga kautusan ni Moises sapagkat hindi nakasulat, ito hindi. Makikita natin itong unwritten law na sinasabi rito ay yung natural na batas na ibinigay ng Diyos sa lahat ng mga tao. Mamaya, papaliwanag po natin. So sila po yung hatulan ng Diyos sa kanikanyang mga kautusan. Ibig sabihin, itong mga Hudyo, hindi sila maaaring magmalaki laban sa mga Gentiles dahil sila rin ay hatulan ng Diyos kung sila'y sumunod sa kautusan ni Moises. At ang mga Gentiles, ganun din. Sila yung hatulan doon sa kautusan na ibinigay sa kanila ng Diyos. So ibig sabihin, ang Diyos ay walang kinikilingan. So tayo po ay mga Kristiyano, hindi tayo hatulan sa kautusan ni Moises, hindi rin tayo hatulan doon sa kautusan ng mga Gentiles, tayo hatulan sa kautusan ni Kristo, makita natin. Kaya sa pagkakataon na ito, hindi pinag-uusapan yung mga Kristiyano, pinag-uusapan ng mga Hudyo at ang mga Gentil. Sila po yung hatulan sa kanilang kapwa-kapwa na kautusan na kung saan sila ay napapailalim. Tingnan natin. Hindi ibig sabihin na ikaw isang Hudyo na meron kang kautusan ni Moises, ikaw ay matwid sa harapan ng Diyos. Kasi yun ang pinagmamalaki ng mga Hudyo, sa kanila ay pinagkatiwala ng Diyos ang mga pipa at ang kautusan. Pero sinasabi ni Pablo, for not the hearers of the law are just in the sight of God. Hindi lang po yung tagapakinig sa kautusan ang matwid sa harapan ng Diyos, kundi gumagawa ng kautusan ang magpwid sa harapan ng Diyos. Ito pong prinsipyo ito ay prinsipyo na totoo noon, totoo pa rin sa atin ngayon. Yun sa James, sinasabi ng Panginoon, James chapter 2, hindi yung nagkakamali. Hindi dapat tayo tagapakinig lang kanya, kundi tayo magiging tagapakinig na tagasunod na mga bagay nating napapakinggan, yung sinasabi niya. Dito sa James chapter 1, dito sa verse 22 o 21, kaya talisin ninyo ang lahat ng karamihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaabuan ng salitang itinalim na may kapangyarihan magligtas ng inyong mga kaluluwa. Yun ang ebanghelyo.
Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadayin ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Kapag minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis, at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad, o ang itsura niya. Ngunit ang tumitigin sa sakdal ng kautusan at ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad ng umaga, siyang pagpapalain sa kanyang gawain. So yun ay totoo sa panahon natin ngayon. Yun ay totoo sa panahon nila. In other words, ito sinasabi ni Pablo rito, ito ay pangkalahatang kalooban ng Diyos. Kaya ikay nabuhay sa panahon ng mga Gentiles, so ikay isang Hudyo, yun pa rin ang prinsipyo kung paano ka maging titignan ng Diyos, ikay tapat sa kanyang harapan. Kung tayo po yung taga-tupad at hindi lamang taga-pakinig na sinasabi. So, yung mga napapailalim sa kausal ni Moises, sila ay magiging matwid sa harapan ng Diyos kung sila ay tutupad sa kautusan, sa sakdal, perfectly. Sabihin, perfect obedience. Yun po ang katangian ng kausal ni Moises. Ika'y magiging matwid kung ika'y sakdal na susunod sa kautusan ni Moises. In other words, kung ika'y nagkasala kahit kasalang, hindi ka na magiging matwid sa harapan ng Diyos. So ito'y 100% obedience na sinasabi. Yun ang maliligtas sa kautusan ni Moises. Kung ika'y susunod, 100% sa kautusan. Ngayon, ang problema, ang mga Hudyo, walang sino mga Hudyo ang nakatupad sa kautusan ni Moises. Kasi nagkasala sila. Hindi nila natupad 100% yung kautusan ni Moises. Ibig sabihin, walang naging matwid sa harapan ng Diyos sa mga Hudyo. Halingin niya masaya sa Galatians 3:10. For as many as are of the works of the law are under the curse. Ito yung sumpa kanya. For it is written, curses everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. So hindi magiging matwid lamang kung gagawin mo lahat ng mga bagay na sulat sa kausan ni Moises. So kung nagkasala ka, hindi mo ginawa ng lahat ng mga bagay na nakasulat sa kausan ni Moises kanya. Kaya nga sinasabi ni Pablo, but that no one is justified by the law in the sight of God is evident. So walang sino man naging matwid sa ilalim po ng kausan ni Moises. Hindi lang maraming pag-ibigin sa Diyos sa atin. Sapagkat ang pag-ibigin sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. In other words, sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kailangan natin unawari kung ano yung sabihin ng pananampalataya. Sabi nito, ito yung siya ama ko, the just shall live by faith. Ano yung ibig sabihin ako? Ito yung salitang faith dito, hindi lang kayo sumasampalataya. Ito yung pagliligtas na darating sa pamagitan ng ating Panginoon. Hindi ito katulad ng kausa ni Moises na kinakailangan mong sumunod sa lahat ng mga bagay na kasulat para kayo maging matuwid. Sa ilang ng pananampalataya, hindi kayo magiging matuwid dahil kayo patatawarin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya kung tayo may pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoon, tayo maliligtas dahil patatawarin tayo ng Panginoon. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. May sabi nito, yet the law is not of faith. Hindi siya gano'n. Hindi ka patatawarin kung ikay magkakasala sa kausa ni Moises. But the man who does them shall live by them. So, yun lamang gagawa ng lahat ng mga bagay na sulat sa kausa ni Moises, ang maliligtas kanya. Eh, wala nakagawa, no? Ano sinasabi ni Pablo? Ibig sabihin, yung mga Hudyo, bagamat sila ay binigyan ng kausal ng Diyos, hindi katulad ng mga Gentiles, bagamat silang bayan ng Diyos, hindi katulad ng mga Gentiles, hindi pa rin ibig sabihin na sila ay kagad, ay maging tapat sa kalooban sa harapan ng Diyos. Kailangan silang sumunod sa lahat ng mga bagay na sulat sa kausal ni Moses. Kaya lang, wala nakagawa na.
Kaya walang sino magiging naging takdal sa ilan ng kausa ni Moises. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul doon sa talata. Walang sino man naging matuwid sa harapan ng Diyos. Ngayon, pasinin natin. Yung mga Gentiles, ala silang kautusan, katulad ni Moises. Yung sinabing nakita lang sa Genesis sa Romans chapter 1, yung mga pagkakasala na doon, ay moral law. Yung natural moral law sa lahat ng mga tao. Sabihin, hindi lamang ang mga Kristiyano ang nakakaalam kung anong tama at mali. Kahit sa ating lipunan, yung mga hindi Kristiyano, kahit hindi napakinig sa kausad sa Ebanghelyo ng ating pag alam mo nila kung anong tama at mali. Ang advantage natin na mababasa natin sa Biblia. Yung sabihin, magbigay tayo ng halimbawa. Yung mga Arabo, yung mga Arabs, meron silang kalayaan na mag-asawa na hanggang apat na asawa. Yun ang nasa Quran. Pero pasinin natin ng mga Arabo, hindi lahat ng Arabo apat ang asawa. Kung tayo makikipag-usap sa mga nagtrabaho sa Saudi Arabia, karamihan ng mga Arabo, isa lang asawa nila. So, ibig sabihin at sila napapailal sa karapatan na magkaroon apat ng asawa, na sa kanila'y tama kayo. Dahil yun ang tama, alam, sila apat ang asawa. Dahil sa mga Arabo na mayayaman, kalimitan, isa lang asawa nila. So, umiral pa rin yung natural na katatamang pagtingin sa pag-aasawa. Sila sa Genesis, no, si Abraham ay pumunta sa Egypto. At sinuwalin siya na si Sarai, kanyang kapatid, at di sinabi ng asawa niya. Pinagalitan siya ng parao. Anong ginawa mo kanya? Hindi mo alam sa ginawa mo kami, nagkasala kanya. So meron na karoon na kaalaman ng mga tao tungkol sa mga bagay na yun. Ayun rin nasa sa mga tao kanya. So when the Gentiles who do not have the law, wala silang kausan ni Moses, by nature, do the things in the law. This, although not having the law, are a law to themselves. So meron silang pagkaalam sa mga bagay na tama at mali. Bagat wala silang kausan ni Moses kanya. Say, tayo po inilalang sa larawan ng Diyos sa daan natin yun. Sabihin, meron tayo natural na pagkaalam kung anong tama at mali. Kahit di tayo tunuhan. Okay, isipin nyo, bumalik lang tayo sa ating mga karanasan. Alam ang sinasabi ang aming mga magulang na bawal magnakaw. Wala silang sinasabi. Pero pagka ikay nagnakaw, doon sa pitaka ng nanay mo, kinakabahan ka. Bakit? Wala nagsabi sa'yo. Alam mo nagkasala ka. Alam mo mali yun. Sino nagturo sa'yo? Hindi naman tinuro sa'yo. Yun ay isang natural na pagkaalam ng tao sa tama at mali. Lahat ng mga tao mayroon silang gano'n. Kaya kay Muslim mo, alaman, meron kang gano'n. Sabi, kung hindi gano'n, parating sinasabi ang mag-Kristiyano lamang ang pwedeng gawa ng tama at mali. Sila nakalan ng tama, hindi naman. Kahit hindi Kristiyano, mag-misa alam nila kung tama. Nagkakamay lang sila doon sa pagsamba, doon sa paniniwala ng doktrina, doon sa practical na kaalam, pagkaalam ng tama, alam nila maalam naman nila. Iba? So meron natural na kaalaman ng tao kung anong tama at mali. So yung mga Gentiles, hindi sila binigyan ng kautusan katulad ng kautusan ni Moises. Ito yun, nawala silang nakasulat na kautusan. Pero by nature, kanya. Ito, meron tayong kalikasan bilang mga tao. Kaya itatay na iba sa mga hayop. Maliba lang kung ating konsyensya ay kumapal ng kumapal at ikay nasali kumala masama. Kaya yun ay nagiging bagay na yung kalikasan kanya. So, dalawang ibig sabihin ng kalikasan. Yung likas na nasa atin bilang tao. At yung mga bagay na palagi mong ginagawa, kahit pinamali, na palagi mong ginagawa, na naging bahagi na yung kalikasan. At tulad ba, kay nagsusugal. Palagi nagsusugal, at sinuwa nagsusugal,
Kahit naging kasama na yung kalikasa yung pagsusugal. Kaya lang, pag pinag-uusapan yung likas sa mga tao, meron mga fundamental na prinsipyo ng tama at mali na nasa ating. Kahit sino ka pa, kahit sa ka nanggaling. Dahil tayo nilalang sa larawan ng Diyos. At lalo na sa ating pakikipagkapwa tao. Kahit kami Muslim, kahit Katoliko, alam mo, pagka nagdakaw ka masama. Alam mo, pagka nagsinungaling ka, hindi masama. Kasi nasa tao yun. Binigay sa atin ng Diyos yun. By nature, kanya. So kahit yung mga bansa na hindi naniniwala sa Diyos, naunawang pa rin na kung anong mali. Halima, patay mong kapo, walang yung tak. Masama yun. O pag nakawal mo sila, alam nila, masama yun. Bagamat, ala silang paniniwala sa Diyos. Pasinin nyo. Yung mga ako, hindi siya naniniwala sa Diyos. Ako, nagkaroon na ng roommate na ako, mga ako yung nasa kolehiyo. Nakasama namin siya sa isang taon. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Kasi naging biktima sila ng maling paniniwala na kailangan yung peror ay Diyos. Nung natalo ang Japan noong Second World War, sabi ni MacArthur, ang emperor hindi Diyos kanya. Dahil ang emperor, hindi ka pwedeng umarap sa kanya. Natatakot ang mga Hapon. Sila yung pagkikipag-usap nila, sila nakapalikot. Pero ininvita ni MacArthur yung kanilang emperor, siya'y nakaharap. Sabi niya, so pinakikita ko sa inyo, hindi Diyos ang emperor niyo kanya. So yung marami mga tao yung pinanganak pagkatapos noon, ala silang paniniwala. So di sila naniniwala sa Diyos. Pero pasinin natin, sino pinakatapat na tao na makikita natin? Yung mga Hapon. Saan yung nalakuha yun? Yun ang ibig sabihin ni Pablo, meron tayong laklikas na kaalaman na gano'n. Kaya meron silang mga tindahan na walang nagkipabantay. Pero walang nawawala. Ngayon tayo, na nakakaalam ng Ebanghelyo, sinasabi ang Pilipinas ay Christian nation in Asia, ay magnanakaw tayo, di ba? So yun ang ibig sabihin ni Pablo. Kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, meron silang pagkaunawa kung anong mali. Yun yung universal na pagkaalam. Yung moral requirements na kausin ni Moises, kasi yung pagsamba sa Diyos, kinakailangan ipahayag ng Diyos sa tao yun. Pero yung moral requirements sa pagkakaalam tama at mali sa ating relasyon sa ating kapwa kanya, ay ang mga bagay na ginagawa ng mga Gentiles kahit wala silang kautusan kanya. Kaya nga yung mga pagkakasala ng mga Gentiles, ay ito mga bagay na ito, ganyan. Sila yung lumabang sa mga bagay na ito na tama ayon sa kalikasan, ganyan, na binigay sa atin ng tao kung sunay ng kasala. So, nung iniwan ng mga Gentiles na natron na kaisan ng mga bagay, sila ng kasala. Bawa, yung natron na relasyon ng lalaki at babae, iniwan nila yon. Yan ang nagdikas. Wala nagturo sa atin, no? Sige natin. Ang attraction ng lalaki at babae, sa wala nagturo, no? Pala, bakit meron tayong ganun? Yan ang indikas na binigay sa atin ng Diyos. Yung pag-aalaga, pag-aaruga ng isang nanay sa kanyang anak, wala nagturo, no? Saan ang galing yun? Hindi ang likas na kaisan, binigay sa atin ng Diyos. Yung mga tweet, totoo yun. At hindi sinasabi dito ni Apostle Paul. So yung mga natural na kaisan na binigay, yan ang ginagawa ng mga Gentiles. So ano makikita natin? Para ba sinasabi ni Pablo, pinagmamalaki nyo kanya, kayo ay mga Hudyo at meron kayong kautusan. Pero ang katotohanan kaya hindi kayo sumusunod sa kautusan. Ito mga Gentiles na inyong inahatulan na marami at masama kanya. Ginagawa ng mga bagay na nasa inyong kautusan sa likas na paraan kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. So, hindi naman ibig sabihin, mamaya makikita natin, hindi naman sinasabi ni Apostle Paul yung mga Gentiles ay mas magkasa sa mga Hudyo. Hindi yung sinasabi yun.
nagbibigay lang silang ilustrasyon kanya. Kung ito mga Gentiles, kaya nawalang kautusan. Ginagawa din yung mga bagay na nasa yung kautusan kanya. Di ba, wala kayong karapatan na tulad sila kanya. Meron silang pagkakalab sa Diyos. Totoo yun. Romans chapter 1, verse 19. Because what may be known of God is manifest in them. For God has shown it to them. Pinagkita mo Diyos sa kanila. For since the creation of the world, its invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ibig sabihin, alam silang mantan na hindi maniwala sa Diyos. Eh. Kasi yung kalikasan na nilalaman ng Diyos ay nagpapakita kung sino siya at si Diyos na lumikha rin. So, kung intindihan natin, itong sinasabi niya ang pastor po, totoo yun. Meron mga bagay na hindi tinuro sa atin. Minsan, later on, inaano lang sa atin yan, parang in-emphasize na lang. Pero by nature, alam natin, mali, kahit wala nagturo sa atin. Yun ay likas na binigay sa atin ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kaya tayo nilalak sa kanyang larawan, kanya yung sinasabi niya ay sa pag-alam ng meron tayong likas na pag-alam sa mabuti kanya. We show the work of the law written in their hearts, their conscience only also bearing witness, and between themselves, their thoughts accusing or else excusing them. Yun yung sinasabi nito. Sa ating, lalo na pag tayo maliit pa, at nagsisimula pa lang tayo magkaroon ng kaisipan. So yung nagsasabi sa ating na tayo mali. Di ba, yun, nagnakaw ka ng sakpitaan ng nanay mo. So yung nagsabi sa'yo mali yun. Mahala mo wala yung pagkatas mo paano. Kamalang ako, masama yan kanya. Pero nung ginawa mo yan, wala mo nagturo sa'yo. Pero the moment na ginawa ka mo yung pitakan na yung ginakabahan ka, bakit? Meron kang likas na kaalaman na mali ginagawa mo. Saan ang galing yun? Galing sa Diyos. Lahat ng tao, binigyan tayo ng gato. So yun nakikita natin dito. Ang ating konsensya, yan ang bahagi ng ating pagkatao. Yan ang nagsasabi sa atin, magkakamali ka niya. Magkakinabahan habang gumagawa ka isang bagay, yun ang konsensya mo. Sinasabi, maling ginagawin mo kanya. So yun ay likas na binigay sa atin ng Diyos na na-reinforce sa mga bagay na later na nalalaman natin. Yun ang tungkol sa mga bagay niya. Itong sinasabi rito, hindi yung kautusan, hindi yung gawa ng kautusan. Yung gawa ng kautusan. Yung mga bagay na ginagawa ng mga Hudyo, ayon sa kung sino Moises kanya, yung mga bagay na meron ka muna kung anong tama at mali, kanya, yan ang pinag-uusapan. The work of the law or the deeds of the law, the moral requirements of the law, kanya, are written in the hearts of the Gentiles. So yung kautusan ni Moises, nire-reinforce lang ngayon. Na sinasabi ni Pablo, ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan ni Moises. Dahil dumating ang panahon na itong likas na pagkaalam ng mabuti kanya ay nawala sa mga tao. Dito sa Galatians chapter 3, basahin ko na. So kinakailangan ipakita ng Diyos kung ano ang mali sa pamagitan ng isang kautusan. Yun ang sinasabi niya. Dito sa Galatians chapter 3, verse 19. Bakit pa mayroong kautusan kanya? Kasi ang konteksyo ng Galatians chapter 3, ang kautusan di magliligtas, sabi ni Pablo. Kasi ang kaligtasan sa pamagitan ni Kristo, na yung binigay sa pamagitan ng isang pangako kanya. Pero kung ang kaligtasan sa pamagitan ng kautusan, hindi na ito sa pangako kanya. So, susunod na tanong, eh bakit ibinigay pa yung kautusan? Hindi na pala magliligtas. So, ito yung mga tanong na ito, ay ang tinatawag na rhetorical question. Hindi ka nagtatanong dahil naghihintay ka na sagot. Ika'y nagtatanong para magpaliwanag. Kanya. Sabi rito, bakit ang mayroong kautusan? Ito'y dinagdagdahan sa mga paglabag. Hanggang sa dumating ang binila siya pinangakuha, at ito'y binigay sa pamagitan ng anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Kanya. Sabihin, itong kautusan ay binigay dahil sa mga pagsasalang. Ano ibig sabihin? No?
para may pakita ng Diyos sa kanyang bayan kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Dahil yung mga Gentiles, obviously, dahil sa katagal ng panahon na sila'y umalis sa kaalaman ng Diyos, yung kailangan konsensya ay kumapal at hindi nila at manumabuti at masama. Pero sa likas na paraan ng tao, alam mo kung ano mabuti at masama. So, ibig sabihin, habang tayo lumalaki, yung likas na kaalaman kung ano mabuti at masama, kumisya nasisira ng mga bagay natin na nalaman. Dahil mga bagay na ating ginagawa, hindi makita natin. So, dumating ang punto ng nung bigay ng Diyos ang kautusan, yan ang binibigay sa kanyang bayan. So, marang magkaroon sila ng muling kaalaman kung ano mabuti at kung ano masama. Dito sa Romans chapter 7, nila sila sabi ni Apostle Paul. Sabihin, yung panahon na yon ay tamang panahon para ibigay niya yung kautusan dahil yun ang panahon na yung mga tao nilimutan na nila kung ano ang tama, mabuti at masama. Sayin natin. Ano ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag na ako mangyari. Gayun man, hindi ko siya nakilalang kasalanan kundi sa pamagitan ng kautusan. Sapagat hindi ko siya nakilalang pag-involve ko, hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-involve. Yan ang purpose ng kautusan. Para mga ang kanyang bahay na maging banal, alam nila kung anong mabuti at masama. Pero sila'y nabigo. Dahil nang ating pinag-uusapan, dahil hindi siya nakasunod sa kausal yung voice. Ang salitang conscience, ito'y galing sa salitang consciousness. Ikaw'y may kaalaman. It literally means a knowing together with oneself. Ito'y mga bagay na nasa iyong sarili para kasama mo kanya. Kasama mo siya. And thus, part of the heart or soul that distinguishes between what is morally good and bad. Yun ang nagsasabi sa atin. So, bumalik tayo sa ating kapatahan. Pag ikay bata, at ala ka pang nalalaman na kasamaan, ganyan. Ang likas na umiiral sa iyo, ang likas na kabutihan na ibinigay sa akin ng Diyos. At yung likas na kabutihan na iyon ay nare-reinforce na ating mga magulang. At ang mga bagay na nalalaman natin na mabuti. In other words, yun ay nasa sa atin. So in ating conscience, nasa atin na yun kaagad nung tayo nilalang ng Diyos habang tayo ng mga laki. Nare-reinforce o nasisira depende sa kung ginagawa mo. Eh. So itong conscience, prompting to do the former, yung mabuti, and shun the latter, yung masama. Pabending the one, pag ikaw gawa ng mabuti, yun yung nagsasabi sa'yo. And condemning the other, yun yung nagsumusumpa sa'yo. Yun yung ibig sabihin ng conscience. So lahat ng tao, meron tayong conscience. May nagsasabi sa atin kung ano mabuti at kung ano masama. At ang kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay ang paglilinis ng ating conscience. Pag-aalis ng mga bagay na masama na natutunan natin sa sanglibutan. So ibig sabihin, kung wala ang influence ng sanglibutan, ay ang ating conscience ay magiging malinis yung makikita natin. So yun ang diskusyon dito ni Pablo sa mga Gentiles. Sabi nga natin kanina, kahit yung mga tao na wala silang kaalaman sa kalooban ng Diyos, yung mga tao nyo, meron pa rin silang konsensya at nagtasabi sila sa alam anong tama at kung anong mali. Yung nagsasabi siya kailang anong tama at mali. Sabi ko nga, yung mga hapon, hindi sila naniniwala sa Diyos. Hindi nila alam, hindi nakilala ang tunay na Diyos. Ang totoo nga, wala silang Diyos. Hindi nila alam kung ano ang Diyos. Kaya sa pumunta tayo sa Japan, ang kailang kaalaman, halo-halo. Sila, sabi niya, sila yung mga Shinto, pero naniniwala rin sila sa Buddhism, etc. So wala sila concrete na kaalaman kung ano ang Diyos. Pero bakit sila gano'n? Kung mayroon mga disiplinidad ng tao at mga tao tapat, ay mga hapon. Pero wala silang kaalaman sa kalooban ng Diyos. So yun ang galing nga.
So yun ang sinasabi nito, meron silang likas na kaalaman o nung tatabuti. Siya kailang pag siya kailang sa bansang yun, in-reinforce nila. Hanggang ngayon, ganun sila. Pero hindi nila alam kung ano yung ebanghelyo. Unfortunately, yung bansang yun, mabibilang mga mangkristyano. Wala kang naghahanap ng kongregasyon sa Japan. Dalawa lang kongregasyon sa buong Japan. At kakaunti lang sila. Dahimisin mo lang silang kalikas na kalaman. Ngayon, ang ating konsyensya, ito yung nare-reinforce kung ano tinatanggap na mabuti sa atin. Kaya mag-isa lang ating konsyensya naging masama dahil kung ano ang inaasahan, punasan tayo. Yung mabuting conscience, ito yung mare-reinforce ng mabuting bagay na ating nalalaman. O ito yung masisira dahil sa mga bagay na masama na ating nalalaman. Ganyan. Pero yung simula ng conscience, ito yung mabuti. Dahil yun ang galing sa Diyos. Huwagin na natin sa Galatians chapter 1. Doon lalangin tayo ng Diyos. Tayo nilalang sa larawal ng Diyos. Ganyan. So, makita natin katanungan na pwede natin itanong, ano bang larawal ng Diyos? Ang Diyos ay masama, mabuti. Ang Diyos ay mabuti. So, nalangin tayo ng Diyos sa kanyang larawan, tayo mabuti. Sabi, kung wala na tayo matututunan nung tayo nilang ng Diyos, tayo magiging mabuti. In other words, kung nagpatuloy si Adam at saka si Eva doon sa lugar ng Eden na hindi sinaknit kay Satanas, eventually sila magiging mabuti. Dahil walang outside influence na sinasabi sa kanila kung anong masama. In other words, magiging masama tayo doon sa labas na kaalaman na ating tinatanggap. Kaya nga mabuti, pag lumalaki yung bata, sabi nga po sa Proverbs, turo na natin sa kanyang walang mabuti, ganyan. At pag natin tamanda na, hindi nila makakalimutan yung ganyan. So yun ang may sinasabi nito yung Pablo sa mga Gentiles. Tanggapin, tandaan natin, siya ay gumagawa ng pagmamatwid laban sa mga Hudyo. Huwag kayong magmalaki, ganyan. Paano kayong mga Gentiles ganyan na walang kaalaman sa kautusan, ginagawa nila yung mga bagay na nagsuot sa inyong kautusan. Yun ang argumento ni Apostle ko. Tutuloy po natin. In the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Ganyan. So may papakita ng Diyos kung ano ang matwit at atulad kahit yung mga liim na mga tao. Ganyan. Dahil yung mga Hudyo, mayroon sila mga liim, di ba? Sila'y gumagawa ng kasamaan. Bagaman siya'y nasa kausya ni Moises. Yung sa Acts chapter 17, 30-31, merong isang araw na tinakda ng Diyos para tulad niya na lahat ng mga tao ngayon. Lahat ng mga tao. Kaya mga Kristiyano, hindi. Yung mga nauna sa atin. Lahat ng mga tao na buhay sa mundong ito ay ahatulan ng Diyos. Kaya basahin natin sa Acts 17:30-31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na ng Diyos. Ngunit ngayon pinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan siya, kung kanya niya ahatulan ng isang libutan, ay sa katwiran sa pananampalatay ng lalaking kanyang itinalaga, at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao na kanyang muling buhay siya mula sa mga patay. Right? Nung nabuhay na muli mula sa mga patay, Panginoon, pinatunayan niya sa anak ng Diyos na may kapangaray mamintas. Siya na nangahatulan sa akin. So, Exodus chapter 12, verse 14, sabi ni Solomon, ahatulan ng Diyos ang lahat ng mga bagay, maging lihim ng mga bagay kanya. Maging mabuti, mabuti, maging masama. Sabi na ang Diyos, pag tinitingnan tayo ng Diyos, tayo hubad. Kaya tayo may tatago sa paningin ng Diyos. Sapagkat nalalaman ng Diyos ang mga puso ng mga tao. Nalalaman ng Diyos ang ating mga kaisipan. Sila ang nakakalam doon. Kaya pinit tayo ang tulad ng Diyos. Anytime, alam niya kung anong ating puso. Tayo mga tao, wala tayong kakayahan na gano'n. Hindi natin nababasa ang puso ng tao. Hindi natin nababasa kung anong iniisip niya o kung anong gagawin niya.
Ang ating batayan ay sa mga bagay na nagginawa, na nakikita natin. Kaya sabi na ng Panginoon sa John chapter 7 verse 24, judge righteously kanya. Ang tao, kanyang kahatulan ay sa mga bagay na meron lang siyang katibayan. Dahil hindi tayo Diyos, kasi ang Diyos lang mananabasa ng puso ng mga tao. Ang basic essence ng Ebanghelyo ay ito. Ang Ebanghelyo, pwede niyang palitan ang puso at kaisipan ng isang tao. Bilang halimbawa, si Apostle Paul, sa harapan ng Diyos, once upon a time, siya pinakamasama. Dahil siya ay pumapatay ng mga Kristiyano. Dahil sa kanyang maling paniniwala. Pero siya ay pinalitan ng Ebanghelyo. Mula sa isang mamamatay Kristiyano, siya naging pinakatapat na alipin ng Diyos. Kaya nga siguro siya pinakamaraming sinula sa bagong tipan. Dahil makikita natin dramatic na pagbabago ni Pablo bilang kaawi ng Diyos at bilang alipin ng Diyos. So dito sa 1 Samuel chapter 6 and verse 7, nung piliin ng Diyos si Saul, ang tinignan niya ang kanyang outside appearance. Siya'y matikas, at siya'y malaki, at siya'y malakas. Kaya sabi nito ng Diyos kay Samuel, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. And for man looks at the outward appearance, nila alam natin. Alam lang natin, guwapo o pangit, matanda o mataas, nila alam natin. But the Lord looks at the heart. And so, bisabi, nung piliin ng Diyos si David, hindi lang sa kanyang panlabas na kaanyuan, ganyan. Kundi sa kanyang panloob na kaanyuan. Dahil alam ng Diyos yun. Kaya pinili niya si David. Sa pagkat siya nakabasa ng tao. Sa 1 Chronicles chapter 28 verse 10, as for you, my son Solomon, know the God of your father and serve him with a loyal heart and with a willing mind, for the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. Sila na ano na, Diyos. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will cast you out forever. Sabi-sabi, kung hinahanap natin ng Diyos, matatagpuan natin siya. Pag hindi natin siya hinahanap, mababayaan tayo ng Diyos. Sabi niya, sila nakakataho o nakakaalam ng lahat ng puso at nakakaintindi sa nilalaman ng ating kaisipan. So ang pag-aatom ng Diyos ay absolute. Pagdating ng araw, hindi lamang yung mga bagay na nakikita na ginawa lang tao, hindi mga bagay hindi nakikita na ginawa lang tao, o yung kanya mga kaisipan, o yung yun ang nakikita natin. So, ang kanyang pag-aatom ay absolute. Yun ay merong araw na tinakda ng Diyos. Naatol lang tayo ng Diyos. Ang tao, tulad natin lahat, hindi natin malalaman ang kaisipan ng tao. Nilalaman na lang natin yung ginawa niya. Oh, nagkamali ka. Bakit? Yan yung siyang ginawa. Pero ang Diyos, alam niya ang ating kaisipan. Kaya nga yung kausan ng Ebanghelyo, sa kausan ni Moises, bilang isang physical na kausan, ikaw ay tatakdang nagkasala kung ginawa mo na. Bawa, pumatay ka. Pero saan kayo? Kasi pumatay ka. Kaya sa kautusan ng ating Panginoon na isang ispiritan ng kautusan, nag-iisip ka lang na pumatay, kasalanan na yun. Napupuot ka pa lang, kasalanan na yun. Dahil ang pinagagalingan ng pagpatay ka niya, ikaw pumutang ka niya. So, ibig sabihin, ang physical na kautusan, katulad ng batas natin sa Pilipinas, ikaw pwede lamang parusahan kung ginawa mo. At napapatunayan na ginawa mo. Kahit ginawa mo pa, pag hindi napatunayan na ginawa, hindi ka pa diperusahan. Pero sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na isang spiritual na kautusan, kahit hindi mo pa ginawa, kung may nag-iisip ka ng masama o nagpaplano ka ng masama, nagkasala ka na sa Diyos. Dahil nalalaman niya ang ating mga puso, kanya. Yun ang pagkakaiba ng Ebanghelyo sa kautusan ni Moises. Ang kasing kautusan ni Moises, physical na kautusan yan eh. Ng Ebanghelyo, hindi. So, yung sinasabi nito, ang paghatol ng Diyos
Sakto yun. Tama yun. Walang mali. Dahil nababasa niya ang puso ng mga tao. Tingnan po niya sa batas. Tumitingin sila ng motibo kung pagpatay. Paano mo papatunayan yun? Sa pamagitan ng mga bagay na nangyari. Yun ang paraan ng Diyos. Anong motibo ng pagpatay niya? Kasi kahit may namatay at hindi mapatunayan ang motibo, wala pa rin krimen. Kaya pag napatunayan yung motibo sa pagpatay niya, sa pamagitan ng mga katibay na nakita nila, doon ko pala katulan ng Diyos. Pero sa Diyos, hindi. Dahil lang, hindi niya kailangan ng outward evidence. Dahil nakikita niya ang ating kaisipan. E kung nakikita niya ang ating kaisipan, eh nakikita niya ang ating ginagawa. Diba? So, yun ang araw ng paghukom na naiba sa paghukom ng mga tao. So, sa verse 17 na yan, ito ang hudyuhan niya. At ito pong bagay na ito para din sa atin. I mean, palitan mo lang yung pangalang hudyo at palitan mo Kristiyano, tayo. Sabi nito, indeed you are called a Jew. Itong pangalang ito, mga kapatid, wala tayong mababasa sa Old Testament maliban lang sa aklat ni Esther. Ang pangalang hudyo ay ginamit lamang nung sila ibabalik na sa lupain ng Israel. Dahil karamihan ang bumalik sa mga Israel ay mga taga-Juda. At ang salitang Jew ay nanggaling sa salitang Juda. Hindi lahat ng Israel ay Juda, pero eventually, ito naging pangalan kong Israel. Kanya. Indeed, you are called a Jew and rest on the law and make your boast in God. Alam namin ang kautusan ng Diyos kanina. And know His will. Alam namin ang kanyang kalooban. And approve the things that are excellent. Alam natin kung ano ang tama kanya. Being instructed out of the law. Dahil tinuruan kami kanya. Totoo yun. And are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of babes, having the form of knowledge and truth in the law. Ibig sabihin, alam ninyo kung ano ang katotohanan kanya. At kayo tagapagturo kanya ng mga tao wala sa katotohanan. Dahil alam nyo ang katotohanan ng Diyos ay pinakita sa pamagitan ng kanyang kautusan. So yun ang positive view ng isang unyo. Tulad din natin mga Kristiyano. Ganun din tayo. Alam natin ang kalooban ng Diyos. Yun ang positive. Kung alam mo ang kausin ng Diyos, ikaw ay magiging magiging gabay ng mga bulag, siyempre. Ikaw ay magiging liwanag sa nasa kasapagkat at kadiliman. Ikaw ay pwede magturo sa mga mangmangan niya o sa mga sanggol dahil meron kang kaalaman at katotohanan kanya. So ano yung negative? Yung susunod na talata. Napusin na po natin ito. You therefore teach other. Ito yung problema. Nagre-reflect din sa atin ito. You therefore teach the another. Do you not teach yourself? Can you? Ito naging problema ng mga Hudyo. Alam nila yung kautusan. Nagtuturo sila ng kautusan. Kanya. Pero hindi tinuturo ang sarili nyo kanya. In what sense? You will preach that a man should not steal. Do you steal? Kung naalala po natin ang pag-aalap sa aklat ni Isaiah, ang lipunan ng mga Hudyo sa panahon na yon ay corrupt. Sino nagnanakaw? Yung mga namumuno, sino nagnanakaw? Definitely, yung mga pinamumuno, nagnanakaw din kanya. So, ang sabi ng batas, huwag kang magnakaw, pero nagnanakaw kayo kanya. You will say, do not commit adultery. Do you commit adultery? Nagkakasalanin sila ng gano'n. You abhor idols. Kinapopotan niya yung mga Diyos-Diyos. Ang totoo po yun. Paggaling nila sa pag-alipin mula sa Babylon, hindi na sila sumamba sa mga Diyos-Diyos. Dahil ang dahilan kung bakit sa dinala ng Diyos doon, ay nagsimula silang sumamba sa mga Diyos-Diyos. At ginawa nila ang templo sa Jerusalem na templo ng mga Diyos-Diyos. Ganyan. Pero pagkabalik nila doon, hindi na sila naniniwala sa mga Diyos-Diyos. Pero nanakoy ng templo, ito po isang maling salin. Makikita natin mamaya. You make boast, your boast in the law. They dishonor God through breaking of the law. Isang bagay na ipagmalaki mo, na ikay naasalan ng kautusan. Isang bagay na kanya, na inaalis mong kapura ng Diyos,
sa pamamagitan ng paglabag ng parabolic hope to Shaman. So, ano kasalanan ng mga Diyo? Alam nila yung hope to Shaman. Pero nilalabag din yung hope to Shaman. Itinuturo sa iba kung ano ang hope to Shaman, pero sila mismo kayo lumalabag sa hope to Shaman. Yan ang kasalanan ng mga Diyo. At sinasabi rito ni Apostle Paul, kanya, ito po, you of whore idols, they rob temples. Alam po tayo mababasa sa kasaysayan ng mga Hudyo na sila nagnakaw ng mga templo. Dito po sa King James. Alam po tayo mababasa kahit sa panahon ni Pablo. Wala tayong mabatag na pero sila'y binabasa sila'y mga banal na bagay ng Diyos sa pamagitan ng kailang tradisyon at ginagawa ilang templo ng Diyos na lugar ng pangangalakal at panlulungo kayo. Pumunta tayo sa Amos. Tinatanong ng mga Hudyo, kailan matatapos kanya ang Sabah? Kasi ang nangyari doon, yung mga nangmangalakal, sino yung dadaya kanya? Sabi-sabihin, ito ay pagwawalang inaalis sila ang karangalan, binabaso sila yung templo ng Diyos. Pero wala tayong mababasa, sila nagnakaw ng templo. So itong King James, ito yung tamang salim. Thou, ito po ang, hindi po ako nag-aral ng Old English, pero by inference, pag pinag-aralan mo ang form ng lumang English sa modern English, mas maganda pa yung luma. Ako tatanan ninyo. Kasi specific sila sa pronoun ng you. Thou, kanya, singular yun. That says a man should not commit adultery, thus thou commit adultery. Thou that abhorrest idols, thus thou commit sacrilege. Yan ang tama. Kaya niya, kinapuputa niya ng idols, pero binabasa siya kanya ang templo ng Diyos. Sila ang ginawa ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, yun ang kasalanan ng mga Hudyo. In other words, wala silang pwede pagmalaki sa mga Gentiles. Dahil ang nangyari, dahil sa kailang ginawa, for the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Sabihin, imbes ng mga Gentiles ay kinalala nila at natinig ng Diyos, hindi nila ginawa yun. Hindi sila naniwala sa Diyos dahil sa ginagawa ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo, sa Matthew 23 verse 15, ito sabi ng Panginoon, ang mga Hudyo ay sila po ay naglalakbay ng malayong lupain at sila po ay tumatoy ng dagat para gumawa ng isang Hudyo. Inibig siya ng isang proselyte. Ang proselyte ay isang enti na naging Hudyo ngayon. Kung sila meron silang effort doon. Maganda yun. Kaya lang, hindi nila ginagawa yung kailang pangangaral. So nakita ng mga Gentiles yun, yung pamaraan ng pamumuhay ng mga Hudyo na hindi sila susunod sa kausap ni Moises ay naging dalang para mapastangan ng mga Gentiles ang pangalang Diyos. Dahil hindi nila ginagawa yung kailang ipinapangaral, kaya hindi sila niniwala sa Diyos. Katulad po sa Old Testament. Pagka nakita mo ang pangalang Hudyo ngayon, ang nakikita ng mga nakikinig ay mga tao na malapastangan sa Diyos. So yun ang naging kahatulan ni Pablo sa mga Hudyo kanya. At ipinagmamalaki nila ang kailang pagtutuli. Kaya tinutuloy ng mga Gentiles na marumi dahil ang mga Hudyo ay tuloy at ang mga Gentiles hindi. Eh kailangan natin ipaniwanag mga patid na natin ang pagtutuloy sa atin hindi po ito kautusan ng Diyos. Ito'y kultura lang natin. Whether mayroong medical proof na mas maganda yung tuloy sa hindi tinihati na lang. Dahil kung ganoon, bakit ginawa lang Diyos sa mga tao hindi tuloy? Di ba? For circumcision is indeed profitable if you keep the law. Kasi ang circumcision, ito ay tanda ng tipan. Katulad ng sinasabi sa Genesis 17 verse 14, nakipagkatipan ng Diyos na Abraham, natuloyin lang lahat ng lalaki pinanak sa isang bahaya. Ito magiging tanda ng tipan na ibibigay sa panahon ni Moises kanya. So sa isang Hudyo, tuloy ay kailangan para kayo maging kaharib ng tipan.
yun ang isang physical na kahulugan ng tipaan. Pero ang kanyang pagtuturo ay magiging pakinabang sa kanya kung siya'y susunod sa Diyos. So, kung kita patuloy lang, hindi ka sumusunod sa kausin, walang kwenta yung pagtutuloy mo kanya. At susunod na tanong, anong pagkakaiba ng isang mundi na tuloy na sumusunod na hindi na sinira niyang tipaan na kaya nga siya nagpatuloy para maging kaanim doon pero siya'y namamag doon kaysa sa isang mundi na di tuloy kanya. Pareho lang. Pareho hindi tuloy, kaya lang puso kanya. So, ibig sabihin, ang mga audio, nagbibigay sila ng kahalaga doon sa physical na tanda tulad ng pagtutuli at hindi kahulugan ng pagtutuli kanya. At kahulugan ng pagtutuli, ika'y magiging kaanib ng tipan. At ang tipan ay magiging mahalaga lang sa isang rodyo kung siya'y sumunod sa kautusan. So kahit ika'y tuli at hindi ka sumunod sa kautusan, ano kwenta ng pagtutuli mo kanya? Useless din. Useless. Yung outside sign kaysa doon sa substance. Ngayon, therefore, if an uncircumcised of Gentiles man keeps the righteous requirements of the law, will not his uncircumcision be counted as circumcision? Hindi sinasabi ni Pablo na yun ang ginawa ng mga Gentiles. Naglalagay siya ng ilustrasyon. Kung ang mga hindi, dito yung tuloy kanya. Pero ginagawa niya lang yung mabuting requirement ng kautusan kanya. Hindi sila tuloy physically. Hindi ba kailang hindi pagtutuli ay tutuli na pagtutuli ng Diyos kanya? So ang mga hente, hindi sila nagkakasala, hindi sila tuloy dahil hindi naman tuloy ang utusan ng Diyos na magpatuli. So hindi sila nagkakasala sa kanilang hindi pagkatuli dahil walang batas sa kanilang sa pagtutuli. Ngayon, kung yung hindi tuloy na Gentiles, ginawa nila yung mabuting bagay ng kautusan kanya. Si mas mabuti kaysa isang hundyong tuloy na hindi niya ginagawa yung tipan. So ito isang ilustrasyon. Dahil hindi kahit sa mga Gentiles, alam natin, katulad, hindi sila mo yun ang kasana. Inilustrate lang ni Pablo. Pinagmamalaki nyo nga niya yung pagtutuloy niya. Paano kaya yung isang dituloy kanya? Ginawa nila yung mabuting bagay ng kapusa. Hindi ba sila mas mabuti sa inyo kanya? Ang kayo hindi pagtutuloy, ay tutuloy na pagtutuloy ng Diyos. So sabi nga na, ang sinasabi ni Pablo, na yung mga Gentiles, sila yung nabuhay, hindi sila nagkakit. Hindi sinasabi yun. Nagbibigay siya ng isang ilustrasyon sa mga Diyo. Si, pinagmamalaki niyo nga niya. Paano kung isang intil nga niya? Dito ulit. Ginawa niya mabuting requirements ng kautusan niyo kayo. Kayo hindi. Hindi ba siya mas mabuti sa inyo kanya? Yun ang sinasabi ni James. Sinasabi mo ang iyong pananampalataya kanya. Pero ipakikita ko ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking gawa kanya. Ngayon ang point ni Pablo. Pero actually, sa Romans chapter 3, sinasabi niya, lahat yung nagkasala at yung nakaabot sa kalalatin ng Diyos. So ito po ang challenge kay Apostle Paul. Si Apostle Paul, ang kanyang kaisipan ay mas sa logical na kaisipan. So dito gumagawa siya ng isang illustration para pakin sa mga Diyo, wala kayo kaya pagkakaiba sa mga Gentiles na nangatulan niyo ngayon. Dahil hindi rin niyo kayo naganap ang inyong kautusan. Walang kahalagaan ang iyong pagtutuloy kayo. At kung hindi tuloy, sabi, and will not the physically uncircumcised, if he fulfills the law, judge you, who even with your written code and circumcision are a transgressor of the law. Hindi ba kaya kung isang hindi na gawa niya ang bahag, ang iyong kautusan ngayon? Hindi pa siya may karapat ang atulang kayo ngayon. Na kayo ang tinuturing niyong tuloy, at meron kautusan, pero nilalabag nyo nga niya yung kautusan. Kasi yung makita na sa unang bahagi ng Romans chapter 2, yung mga Hudyo, kinukundi ba nila mga Gentiles? Sapagkat di sila kaalip sa bansang Israel. Yun din ang kaisipan ni Jonah, ulala natin. Bakit ako pupunta sa Nineveh kanya? Ako ay isang Hudyo. Ako ay nasa ilalim ng kausyon ng Diyos. Yung mga tao yun, hindi kanya. Yun ang kausya ni Jonah. Yun ang sinasabi niya, pasal po. Yun ang kaisipan ng mga Hudyo. Dahil sila'y bayan ng Diyos. Eh, sabi rito ni Pablo, pero may mga Gentiles na gawa nilang gawin ang mga bagay na nakasulat sa inyong kautusan. Alaba sila kanya karapatang natulong kayo
natuloy. Pero hindi yung ginagawa yung coach siya ngayon. So huwag kayong maghatol sa mga Gentiles. Dahil pwede rin kayong atulang ng mga Gentiles kung ginagawa niya lang yung coach siya kahit is natuloy kayo. So, kung ito ang ginagawa ng mga Gentiles, kinukonti ba nila yung mga Hudyo na sumasalang sa kautsan ni Moises? Katulad ni Noah. Siya ay naging tagapagtulong ng katwiran kanya. Ang kanyang pagsunod ay inatulan niya sa libutan kanya. Dahil ginawa niya kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, walang ipagmamalak niya ang Hudyo o pinagmamalak namin ay pagsutuloy at meron siya ng kautsan siya. Kailangan nilang gawin ang kautosan ni Moises para sila maging tapat sa kalooban ng... Bilang panghuli. For he is not a Jew is out, one outwardly, nor is circumcision that is, which is outward in the flesh. But he is a Jew who is one inwardly. Yun nakalimutan ng mga Hudyo. Kaya bumalik tayo sa Isaiah, yun ang nakalimutan nila. Ginagawa nila yung panlabas na requirement ng kautosan. Pero hindi pa loob na pananampalataya nakaakibat sa kailang paggawa. But he is a Jew who is one inwardly. And circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but from God. So, kahalagaan tayo sa atin. Hindi tayo Kristiyano. Kundi inwardly, Kristiyano, hindi lang outwardly. Ganyan. So, yung panlabas na pagtutuloy, kailangan nyo para sa Hudyo. Pero ito'y walang halaga kung dito kasama ng pagtutuloy ng puso ngayon. Kaya po yung bautismo, doon po sa Colossians chapter 2, inilalarawan siya ng pagtutuloy ng puso kanya. Bilang bagay yung ginagawa ng kautosan. Pero ito'y bagay na ginawa ng ibang nyo. Ang pagtutuloy ng ating puso. Ang yun ang ibig sabihin ng pagtutuloy ng puso. Ang pagtutuloy ay pag-aalis. So, pag tayo tinuloy ang ating puso, meron tayong inaalis. Meron tayong pinuputol. Ano yan? Ang katigasan at ang makasalanang pagnanasa ng ating puso ngayon. Yan ang inaalis. Kaya sa bautismo, yan ang inaalis. We are appealing for a good conscience sa pamamagitan ng pagkapoy na magaling ng ating Panginoon. So, sana pa ng Diyos, ang isang tapat na pusong hintil ay mas mabuti kaysa sa isang Hudyo makasalanan. Doon nagawa ng hintil na siya maging tapat sa harapan ng Diyos. Dahil ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso at ang katapatan at ang ating pagganap na kanyang kalooban kahit ano pang kalagayan natin. So, ang virtue, ibig sabihin yan, moral courage, nagagawa mong katotohanan, kahit ano pa yung magiging consequence ng bagay niyo. Okay? Yan ang tinitindan ng Diyos. Kaya, ang Romans chapter 2, ito yung condemnation ng mga Hudyo. Ang Romans chapter 1, yan ang condemnation ng mga Gentiles. Kaya pag titingnan sa Romans chapter 3, anong sabi niya, pasyal po. Lahat yung nagkasala na din ang habog sa natin ng Diyos. Ginagamit natin yan sa ating pangarap. Totoo yun. Pero ang context nun, hindi sa panahon natin. Hindi sa panahon na yun. Ang sinasabi niya, Pastor Paul, the Gentiles ang kasala. Yung mga Hudyo ng kasala, saan ang ibig sabihin nun? Kailangan na ng isang tagapagligtas na magliligtas sa kanilang kalagayan ng pagiging mga kasalanan. So ito po ang ating pag-aaral po sa mga pag ito. So susunod, magsisimula po tayo sa Romans chapter 3. Ito po ang lahat na ito, magandang ito mga pati. Marami tayong matutunan, lalo sa pagtingin sa kausal ni Moises, sa pagliligtas ng Diyos. Ang munang bahagi ng Romans, ipagpapakilala na kausal ni Moises hindi ang paraan ng pagliligtas, kundi ang ipag-ito ng ating Panginoon. So ito po ang ating pag-aaral po sa mga pangitong.